today, nag-harvest ako ng aking mga chili and I will preserve, so I will cook it. Ang dami kasi. So, dahil I work in a aviation center and a lot of Chinese cooking I learned. So today I gonna make chili, oil chili para hindi siya masayang. So gagawa ako ng chili. So nag-ano na ako ng onion, naghiwa na pala ako. In caramelize ko yung onion and hiniwa-hiwa ko yung chili para ihalo ko doon. I-caramelize muna yung pag naka-ano na yon, okay na, naging brown na yung onion, saka mo ilagay yung ano, ang chili. At saka kailangan maraming oil. Very easy lang naman siya gawin yung oil chili para hindi siya masayang, kasi 'di ba pag marami naman chili nasisira. So ang ginagawa ko, may na-learn ako, so gagawin ko ng oil chili para ma-preserve siya, it lasts long, mga Diyos ko, ang tagal nito masira. So ganito yung gagawin ko, guys. Papakita ko sa inyo kung paano. Hihiwain ko muna. And then, i-mix ko dun sa oil. Kailangan mo lang igisa mo na yung oil sa sibuyas. And then, yun lang. Very easy. Papakita ko sa inyo paano mag-preserve. Tapos, guys, pala. Mayroon pala akong ito. Hipon ito. Ito ay magpapalasa sa chili oil. Depende kasi kung anong gusto mong gawin. Lagyan mo ng dry prawns. Tapos, marami siyang onion. Wala siyang garlic. Marami lang siyang onion. Parang, pinaka-mix mo na siya. Tapos, ika-caramelize mo tong onion, yung chili. Para malagay mo na sa garapon. Kailangan ano siya. Maganda nga sana kapag dry. Pero it's kasi it's fresh. Maano na to. Magka-caramelize, diba? Mag-ano siya. Mag-melt. Kaya ang ginawa ko, lagyan ko na lang ng ganito para mas masarap siya. Ayan. Para siyang ang labas na nito, hindi na siya oil. Pero marami pa rin siyang oil. Kasi yung oil ang nagpapasarap sa oil chili. Kaya itry ko na papakita ko yung aking ginagawa. So this is what I've done for the chili. It's already caramelized and it's ready. It's yummy. When you eat rice and some vegetables. Yeah.
Yeah, masarap to it, guys. It's ready to eat. It's a lot of, you know, it's chunky. I put a little bit of green to look beautiful. Yeah. So I think it might one jar. So it's easy. Now I've done this so I can put jar in the jar. And yeah, put in the fridge. Yeah, that's nice, isn't it? You can eat to the bread. I just showing you. So I have a bread and avocado. I'm gonna try my oil chili. Let's try. So you spread the avocado in the bread. Sorry guys, I don't have a cameraman in my what I'm doing, but it's kicking there. So yan, ilalagay ganyan ganyan niyo lang yan guys. Sa tinapay. So it's very healthy. Yeah. And then you put this to the bread. You can make it like that. And then sarap yun, guys. So, ayan na yung ginawa ko. So, it's ready to eat. Easy. Spicy. Masarap yan. For sure. So, I put on my breakfast the oil chili in my bread, put egg and avocado, and that's the one, the result of my work. And I make one of the jar. It's a lot. This is the avocado. I already ate. I forgot to on the camera. Sorry guys, I thought I already on. And I make a sandwich for this. This is nice. I will try. And it's really good. Masarap siya guys. Kumain na naman ako. Dahil nagluto ako. Kapag magaling kang magluto, hindi talaga magluto man lang kang busog. So, avocado and oil chili is really good for your diet. Because avocado is potassium. Bread is carb. And chili is to burn your metabolism. It's really good, healthy, easy to make. You can use to the salad, anything you can make. You can put this. You can eat with the rice, fish, mga sawsawan.
very easy to. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my video for new updates. Thank you so much and have a nice day. Bye. Thank you for supporting AA Latin America.